please subscribe to Jeremiah2911 YouTube channel. Please subscribe to Jeremiah2911 YouTube channel. Parang ano, okay, yung mga kami ng daan, ano? Ha? Ganyang kataas ang snow dito. Hi there. Welcome to RR Jeremiah2911 YouTube channel. Today, magtatagalog tayo ng todo-todo because our topic is all about butchers and meat cutters. Dahil marami pong nagtatanong sa akin ng mga kapitbahay ko before at classmate ko on how to apply here in Canada, what are the job opportunities, and ano ba yung pinaka-easiest way on how to be here in Canada. I-share ko po sa inyo itong how to be here in Canada as a butcher. Okay po. So, if you want to know more about this topic, please continue to watch and don't forget to subscribe. Thank you. Paano ba mag-apply as a butcher papunta rito sa Canada? Ano ba yung mga requirements? Paano ba makakwalify? Magkano ang sahod? Para po malaman natin yan, isa-isahin po natin yan dito sa ating vlog. Okay po. For those who dream to be here in Canada like us, please subscribe and like Jeremiah2911 channel. Please watch and subscribe. Normally po, ang Canada ay kumukuha po ng mga butcher sa Pilipinas, sa India, sa Nepal. Pero kung sa Pilipinas po kumuha, normally sila po yung mga nag-work sa Monterrey, sila po yung nagtatrabaho sa supermarket, sa mga fresh section po ng mga supermarket, o yung mga nagtatrabaho po sa katayan ng baboy or baka. So, magkano ba ang sahod pagka nandito ka na sa Canada? Ano ba yung mga requirements para maka-apply ka? Paano ba mag-apply? Ano ba yung mga agency na nag-hire ng butcher papunta rito sa Canada? So, if gusto nyo pong malaman lahat dyan, patuloy lang po manood and please don't forget to subscribe. Thank you po. So, how to apply? Paano ba mag-apply? How to apply? Siyempre po, kailangan makita mo muna kung qualified ka ba bago ka mag-apply. So, how to qualify po ba? Ano po ba ang kailangan? So, number one po, dapat meron kang 3 to 4 years is enough experience. At least po, meron kang 3 years work experience as a butcher or meat cutter. Normally nga po, yung iba, mga nagtatrabaho po sa Monterrey, mga nagtatrabaho po sa supermarket, mga nagtatrabaho sa mga katayan ng baboy at baka, sila po yung nakakwalify dito sa butcher or meat cutter papunta rito sa Canada. So ulitin ko po, dapat meron kang 3 years work experience as a butcher or meat cutters. Kapag ka 1 year pa lang yung experience mo, ipon ka lang muna ng experience. Pag 2 years pa lang experience mo, ipon ka ulit. At least maka 3 years work experience ka dyan sa Pilipinas as a meat cutter or butcher. Okay po. So, number 2 po na kailangan mo para bago ka mag-apply, dapat siguraduhin mo pong nakagraduate ka ng high school or nakagraduate ka or nakatungtong ka ng kolehiyo. Hindi naman po ganun kahigpit sa butcher or meat cutter sa pumunta rito sa Canada. Yung iba po, high school graduate lang talaga. High school graduate lang, natatanggap po sila as a butcher papunta po dito sa Canada. Pero sabi ko nga po, kung ikaw ay nakapagkulihiyo, mas maganda. Mas pa-priority ka. Ang dahilan po, kasi meron po siyang yung pangatlo nating requirements, kailangan po, nire-require po kasi nila ng IELTS o yung English test. Opo, English test po ay kailangan po pag magbubutcher ka papunta rito sa Canada. Yung English test po na yun, pwedeng IELTS or pwedeng self-pip. Pero wag po kayong mag-alala kasi
ang score po ng IELTS or CELPIP na kailangan mo papunta rito sa Canada ay mababa lang. Normally po, kailangan mo lang ng 4 band score. 4 band score or above. Let's say, nakakuha ka po ng 4.5 or 4 or 5. Pasado na po yun. Hindi po tulad sa mga nag-a-apply ng express entry na talagang kailangan nila at least 6 or 7. Pero kung butcher po ang applyan mo papunta rito sa Canada or meat cutter, ang kailangan mo lang pong score sa IELTS or CELPIP is 4 and above. Okay po, malinaw po. Okay po, sabi ko nga po kanina, how to apply, dapat check mo kung qualified ka bago ka po mag-apply. So, dapat meron ka nga pong, sabi ko kanina, meron kang at least 3 years work experience sa butcher or meat cutter. Tapos number 2 po, dapat naka-high school ka, naka-graduate ka ng high school. Or mas maganda kung nakapag at least 1 year college ka or naka-undergraduate ka sa college. Mas advantage po 'yon. At sabi ko rin po, kailangan mong mag-ready sa yung English proficiency test. So kailangan mo pong mag-exam ng IELTS. IELTS at kailangan mo pong at least makakuha ng score na 4 and above. Okay po. At yung isa po pong requirements or kailangan mo bago ka mag-apply, dapat nasa 40 years old and below. May mga sinuswerte po na iba 43 years old na, 45 years old na, napapasa pa rin, nakakapasa pa rin sa interview. Pero normally po talaga ang kalakaran sa ngayong 2020, usually yung mga agency ang hinahanap na lang nila 40 years old and below. Pero may mga ilan pong nakakalisot na 45 years old na natatanggap pa rin. So subukan nyo lang po. Wala naman pong mawawala kung itatry nyo. Okay. Ano ba yung mga requirements na kakailanganin mo kung mag-apply ka ng butcher o meat cutter papunta rito sa Canada? So number 1 mong kailangan, yung resume. Dapat may nakaredy kang resume. Pangalawa, dapat meron kang certificate of employment na galing sa pinagtatrabaho mo, katunayan na nagpubutcher ka nga o nagme-meat cutter ka. Dapat sa employment certificate na hawak mo, dapat nakalagay doon yung number of working hours mo, ano yung position mo, tsaka kung kailan ka nag-start bilang butcher dyan sa pinagtatrabaho mo. Yung pangatlong requirements mo, yung IELTS or CELPIP. Dapat ang score mo nasa 4 and above. Hindi mo kailangan ng mataas na score. Makakuha ka lang ng band score na 4 or 4.5 or 5, enough na yon. Yung IELTS or CELPIP, ito yung language or English proficiency test na kinukuha ng mga nagpupunta rito sa Canada. Yung pang-apat naman, passport. Dapat yung passport mo valid pa siya ng 3 years or more. Kasi kung ang passport mo is less than 2 years, dun kasi binabase sa validity ng passport mo yung work permit mo. So, ire-required ka ng agency na i-renew yung passport mo. Kaya dapat meron kang 3 years or more na valid pa dapat yung iyong passport. Ang next mo naman, yung NBI. Dapat ang kukunin mong NBI, yung pang-Canada. Sunod, yung birth certificate mo. Kakailanganin mo yon. Yung sunod, yung mga training certificate mo. Kailangan mo rin yon. At ang iyong marriage certificate kung kasal ka na. Kung hindi pa, hindi mo na kailangan. Pag-usapan naman natin ngayon, magkano ba sahod? Ang sahod ng butcher o meat cutter dito sa Canada, depende po sa province. Depende rin po kung ano ang company mo. Pero normally po, ang sahod nila depende po kung anong bracket. May tinatawag po silang bracket 1, bracket 2, bracket 3, hanggang bracket 6. Normally, yung bracket 1, yung po yung mga nag-unbox lang o yung gumagawa ng mga box, nagpa-packaging. Yung mga naka-bracket 3 naman po or bracket 2, sila naman yung mga nasa sanitation area. Yung mga nasa bracket 6 po, sino na talaga yung nagde-deboner or nagbubutcher na talaga. Normally po, ang sahod dito, mayroon po ang kakilala, ang sahod niya, nung bagong dating siya sa Canada as butcher,
$14 per hour. Yung iba naman po, ang sahod, $20 per hour. Tapos yung isa naman pong kakilala namin, $21 per hour ang sahod niya. Nasa Alberta po siya. So, again po, depende sa province, depende sa company, yung sahod. Pero ganun po yung range ng mga sahod dito ng butcher sa Canada. Yung iba po sumasahod ng $20 per hour, yung iba po sumasahod ng $21 per hour. Ngayon po, sabi ko nga po, depende kung anong bracket. Mas mataas po kung nasa bracket 6 ka na. Kung naka-bracket 6 ka po, ang sahod mo $22 per hour or $21 per hour. Kung kukwentahin mo po yun, ibig sabihin sa loob ng isang buwan, sumasahod ka ng 50 to 60,000 every 2 weeks. Kung sa tingin mo po ay qualified ka para maging butcher or meat cutters dito sa Canada, huwag na pong patagalin. Kung na-meet mo po yung requirements, kung ikaw po ay qualified para mag-apply, huwag na pong patagalin. Apply na po. Subukan nyo pong mag-apply sa mga agency na nabanggit ko dito sa vlog. At sigurado po ako, may awa din ng Diyos makakarating po kayo dito sa Canada. Think positive lang po. Always do your part and God will take care of the rest. Thank you for watching po and God bless.